Hi guys, welcome to my channel. Bali ngayon ay ika-8 araw ko na sa hotel quarantine. So bali wala naman masyadong pagbabago. As usual, gaya na nakikita nyo, same place pa rin naman. Diba? Yan. Diba? Same place, same room, of course. Bawal lumabas. Pagkatapos namin ng swabbing kahapon, diretso kami sa kwarto at bawal kasing lumabas kasi nga quarantine. So bali guys, ang ngayon, aantay na lang namin yung result namin na makikita sa Balik Pinas raw. Mag-a-update daw yung status doon. Kung negative, mag-generate daw ng certificate ng negative na kailangan namin, syempre, na ipakita sa OWA para mag-check out sa 10th day namin. Ayun nga. At saka para rin sa papasukan na barangay o tinitirahan namin kung, o LGU kung saan kami didiretso pag-uwi. So kailangan ipakita, di ba 'yon, para allowed o papayagang pumasok sa barangay. So 'yun guys, bali wala pa siya kanina umaga, bali 11 o'clock kasi kami, o mga 11 o'clock to 12 o'clock kami sinab kahapon. So, sabi, anytime soon daw today, lalabas. Pero ngayon ay hapon na. So, wala pa rin siya. So, mamaya-maya, check na lang uli. Ang nangyari lang, ang masaklap, kanina, nawalan ng internet. Mahina na nga, nawalan pa ng internet. So, para kung nawalan ng connection sa outside world. Hindi na ako makapag-messenger. Ganon, hindi na ako makapag-browse ng Facebook, hindi na rin ako makapag-YouTube. So, mahirap. At saka, yun nga, gusto ko mang kontakin yung mga tao sa labas, sila ate, yung housekeeping namin, na nag-aasikaso sa aming mga nakatambay dito sa hotel. Hindi ko sila makontak kasi nasa group chat lang kami nag-uusap. Wala naman akong cellphone number. Tapos nawalan nga ng internet. So, paano ko sila kakausapin? Kaya ang ginawa ko, tinawagan ko yung kapatid ko para try na tawagan yung hotel sa landline. Kaso, yung landline, hindi na pala gumagana. Kaya, ang ginawa ko, nagsulat na lang ako ng note na pakicheck nga yung internet kung ba't nawala. At kung naputulan man o nasira, katokin na lang ako para magpabili ako ng data SIM na may load, syempre, pang internet. So, yun, bali, nilagay ko yun sa labas kung saan nilalagyan ng pagkain, yung nilalagyan ng pagkain nila. So, inaasahan ko, pagka nagdala sila ng pagkain ng 6 o'clock, makikita nila. So, bali, ang nangyari, certain naman na dudugtungan ko yung ano, yung sinulatan kong note. Kasi nakalimutan kong ilagay na kaya ako magpapabili ng data SIM para makita ko yung resulta ng aking swab test. Yun naman yun. At saka syempre makapag-browse-browse din. At saka magpipremiere kasi ako ng ano, sa YouTube ng aking swab test kahapon. So ayun, bali paglabas ko, para sulatan niya, nung sinulatan ko na siya, nung ibabalik ko na siya dun sa may lamesa, nandoon na yung aming housekeeping nga. Siguro ano, bali oras na kasi ng pagkuha ng mga bibili, magpapabili ng mga essential sa labas. So ayun, bali nakausap ko siya nga, ang sabi nasira nga raw yung internet at gagawin pa raw, pero hindi alam kung anong oras maaayos. Kaya, no choice, nagpabili na lang ako ng data SIM. So, bali, ano daw, 100 yung data SIM, tapos 60 pesos daw yung load. So, okay lang, at least, sure, kasi hindi ko nga alam kung anong oras matatapos yung, ano ba yan? Yung pag-repair ng internet. So, importante kong malaman kung anong resulta ng swab test. Para ready na, di ba? At saka makapag-usap nga na sa kapamilya, mga kaibigan, at saka
makapagbasa-basa rin ang kailangang alamin o interesado akong alamin. Ganon. So yun, nagpabili ako. Data SIM na may load na para sa smartphone. Yung maliit lang na SIM card, micro SIM. Bale, ito yun guys. Yan. So ayan. Kasi yung SIM card ko, macro SIM. Hindi kasya dito sa smartphone na to. Dito kasi nakalagay. Pang roaming ko. So hindi kasya yung SIM card na pang roaming ko dito sa smartphone na to. So kailangan yung maliit lang. Ayan. So susubukan ko na siya ngayon. Tignan ko kung kakasya. So ito daw yun. 5G SIM card with free 1GB. Tignan ko na. Okay guys, teka lang ha. Bari ganyan dapat guys. Ito lang. Tanggalin doon. Tanggalin dyan. Tanggalin doon. Ito dapat ilagay sa maliit na yan. So okay guys. Ito. Bali, ginamit ko na siya. Nilagay ko na dito sa smartphone na. So tinalang ako talaga na meron akong na-refund na terminal fee sa Saudiya noong last kong alis. Kasi may nare-refund yan, yung mga 500 plus na terminal fee. Pagka aalis ka na, bago ka sumakay ng aeroplano, sa last step, nandoon yung refundan ng terminal fee. So, maswerte talaga ako na meron akong na-refund na terminal fee. Kasi peso yun eh. Kailangan dito siyempre sa Pilipinas, peso. So, mula pagdating sa bus, sa sinakyan. So, nagamit ko siya. Pinambili ko nga siya ng face shield. At saka, bumili rin ako nito. Itong nasa ba yung binili ko? Ito guys. Adapter. Kasi yung mga sakit sa Saudi Arabia, tatlo yung paa. So, hindi mo ma-charge cellphone mo, laptop mo, o kung ano mang gadgets mo kung wala kang adapter na ganito. So, nagpabila ako sa kanila dyan. So, 60 pesos daw. Then, kasi ganyan yung mga paa, oh, sa Saudi Arabia, tatlo paa. Yung mga saksakan dito, dalawa lang, di ba? So, kailangan ng sakit ng ganito. Maswerte lang talaga ako na meron akong peso. Kasi mahirap magpapalit ng pera, di ba? Mabuti din lang. Pwede rin naman, kung sakali man, dun pa lang sa bus na sasakyan, pwede ka naman magpapalit sa kanila. Sabi raw, nagpapalit daw sila kuya sa yung bus na sasakyan, maghahatid sa hotel. So, meron daw naman silang pangpalit. So, kung sakali man wala kayong peso, magpapalit na kayo ng pera sa kanila ng peso para may magamit kayo in case ng emergency. Gaya niyan, kailangan bumili ng face shield kasi nga bawal lumabas ng walang face shield daw. Totoo ba? Parang hindi dito, nakamask lang. Pero yun ang sabi, so napabila ako ng face shield, 60 pesos, kila kuya sa bus. And then, yung iba nga, nagbebenta rin naman sila doon ng SIM card with load na. Yun, bali 200 ata. 100 yung SIM, tapos 100 yung load. Di ko matandaan. So, yung mga kailangan natin pagbalik natin sa Pilipinas. Tsaka yun nga, kung sakaling wala kang peso, magpapalit ka na sa kanila para pagdating mo dito sa hotel na kakwarantinan mo, may pang bilik ka ng kailangan mo. Katulad ng nangyari, nalaman ko nga, or yun, na-realize ko na kailangan ko ng adapter. Kasi nga, hindi ako makapag-charge ng laptop, ng cellphone. At saka, yung internet nga, kailangan ko magpabili ng data SIM. Kasi nga, hindi tayo pwedeng mag-rely doon o umasa doon sa internet ng hotel. Kasi nga, katulad niyan, nasira, mahina. So, hindi makapag-access sa balik Pinas. Tapos yun nga, biglang nawala. Mahina na nga, tapos biglang nawala. Yun ang masaklap. So, importante. So, ang kinaganda naman dito sa hotel, yung mga tauhan niya,
ano talaga, masikaso, binibilihan kami sa labas ng mga kailangan namin. So, ayun nga, pwede rin namang pabili. Isa pang, ano, isa pang paalala rin, mas maganda kung magdala na rin kayo ng inyong makakain, pang merienda, ganyan, tinapay, chichirya, o ano man na makakain ninyo, at saka yung mga basic needs ninyo. Kasi, di, ayun nga, katulad dito sa hotel na to, hindi naman nagpo-provide ng, ano, ng toothpaste, shampoo, sabon, mga ganun, toothbrush, syempre, magdala. Tapos, yun nga, mga makakain ninyo, para hindi na kayo magpabili sa labas. Dito. So, yun guys, antayin ko lang yung aking, ano ba yan? Swab test report. I-check ko lang uli yung balik Pinas ngayong nagkaroon na ako ng internet connection. So guys, pakita ko na lang sa inyo yung result mamaya-maya. Okay guys?